So, ayun, yung ituturo ko ngayon sa inyo is yung Tanan by, ano ba yan? So, Vince yata yung kumanta. So, sumikat yung kanta dahil sa vlog niyo. So, sa Team Payaman. So, kung napunta ka dito dahil sa vlog niyo, so marami kayo. So, yun, napansin ko kasi maraming nakapanood nung aking guitar cover ng Tanan. So, lalagay ko yung link sa description and panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. So, first chord natin, so D major 7. So, yan. Tatlo. Itong tatlong sunod-sunod na string sa palmang pret. Tapos, A major 7. So, D major 7. Tapos, A major 7 para sa intro at saka sa verse. So, pangalawang string, tapos patatlo, tapos paapat. Yan. So, yung strumming pattern niya. So, down, a mute, down, a mute, down, a mute. So, down, up, mute, tapos down, up, mute. So, three times natin ulitin yung strumming na yun pa sa isang chord. So, yung chords natin, so, dalawang D major 7, dalawang A major 7. So, intro. So, ganito yung intro niya. Sinabi ko na nga ba, ikaw yon ang magbibigay ligaya at sagot sa aking mga dalangin, maski sa panalangin. Yun. So, sa verse, yun din yung magiging chords na. D major 7. Tapos, A major 7. So, ulitin natin siya na dalawang beses yung chords na D major 7. Pati A major 7. Ko ng nabang. So, yun. Ganun yung magiging pasok niya. So, sa verse, yun yung magiging chords natin. So, pagpasok natin sa pre-chorus, so, papasok yung B minor 7. So, yung lyrics niya ay dun sa at so, yung chords niya, so, B minor 7. Yan. So, bar ka dito. Tapos, itong pangalawang string. Tapos, yung paapat. Yan. So, mula naman natin is C sharp minor 7. Yan. Kaya, adjust lang natin siya ng dalawang fret. 1, 2. Yan. Tapos, D major 7 ulit. Tapos, back tayo sa C sharp minor 7. So, yan. So, isang beses lang natin to ulitin yung chords na to. Ganon din yung maging strumming. So, yun lang yung magiging papasok sa pre-chorus niya. So, isang ikot lang. So, B minor 7, C sharp minor 7, D major 7, then back ulit sa C sharp minor. Yan. So, papasok tayo sa chorus. So, yung chorus natin, so, D major 7, tapos C sharp minor 7, then F sharp minor 7. So, yung F sharp minor 7 dapat wala ito. Itong bar ka dito sa pangalawang fret, tapos itong pa limang string. So, dapat ganito lang yan. So, ginawa natin, nilagyan natin siya ng itong patatlong string dito sa pangatlong fret. Yan. Nilagyan natin. So, ang magiging strumming pattern niya. Ganito. So, ang mangyayari,
isang ikot sa isang strumming na tatlo sa D major 7. Tapos isang strum lang sa C sharp minor 7, yung isang down up tap. So yon, tatlo ditong strumming, tapos isa dito, tapos dalawa dito. So yung chords na yun, so uulitin natin siya ng apat na beses para sa chorus. So kasi yung chorus, mauulit siya ng dalawang beses. So ang isang chorus, dalawang chords na ganito. Kaya magiging apat kasi dalawang beses yung uulitin. Tapos yung outro ng kanta, so D major 7. Yung parang ginamit lang natin sa intro at saka sa verse. D major 7. Tapos D major 7 ulit. Tapos A major 7. Tapos A major 7 lang ulit. So ganun lang din yung magiging strumming pattern niya. So yun, hanggang dito na lang yung ating magiging guitar tutorial kasi tapos na yun. So kung hindi nyo pa napapanood yung ating guitar cover, so nasa description yung link niya. And don't forget to like, comment, share, and subscribe.